Mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang rito, samarin natin sa ating panalangin ang alay pasasalamat at natatanging kailigan ng mga sumusunod at ng kanikanilang pamilya. Rafael, Flor, Odette at Yvette Eugenio, Brian at Jasmine Yu, Narsing Sa Cruz, Leo at Celestina at Ana Maritiu, Ricky at Afik Magpok, Mayan Sabion, Dennis at Nelly Santos, Danilo at Emily Sebastian, Rose Marpaming, Aurora at Jean Silungan, Nante at Marisa de la Cruz, Ceciling Rivera, Alex Chi Magdaraog, June at Soli de Lusario, Corazon de Leon, Rizel de Goyo Espanya, Nuera Zene Galvez, Dr. Marat Marie Tolentino, Dr. Abed Saida Manaag, Alicia Arcega Biacrucis, Diosa Salangsang, El Malaguador, Antonio at Victoria Sanchez, Edgardo at Aida Cunanan, René at David de Leon, Bel Arcagatin, Vidal at Marieta Querol, Antonio at Evelyn Salazar, Celi, Celine, Dominic Nicolas, Cesar at Lolita Nicolas, Chudora, Marlo, Mary Grace Riano, Mila Digonong, Edwin at Aida Gumapas, Celia San Felipe, Christopher at Janet Lo, Janet Ipascual at Kindi ng ADB Community, Michelle Esteban, Reverend Father Opino Pengsulit, Bishop Dennis Pilarojo, para sa kaligtasan ng mga sumusunod at ng kanilang pamilya, mga kasapi ng Knights of Columbus Holy Child Council, 6737 ng Bustos, at ng Catholic Women's League ng Lawa, Mikawayan, mga mananampalataya at SPPC ng Barangay Pulo, San Rafael, at ng Barangay Cambaug at San Pedro, Bustos, mga manggagawa sa Philippine Ports Authority Head Office and PMO, Edwin at Josie Lazaro, NJ Bautista, Nino Carino, Nio Nicolas, Victoria Divina MC, Dina Saavedra, Jody Tiana Marfil, Nick at Evelyn Riliera, Pining Villanueva, Camila Saro Aquino, Jen Tamani, Rowena Biliedo, Arman at Imi Isma, Bernadette Edna de Guzman, June at Doris Pilehera, Josie Brillantes, Amy Ferry Manalo, Dennis Ever Bunag, Susan Lumaday, Pamilya Litunhua at Blanquisco, Emelita de la Cruz, Gima Jonalyn Glenn, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Ivy Lorraine, Jaime at Jovian Cruz, Dr. Chester Calapis, Maria G. Adap, Dr. Ken Adap, Dr. Alat Yvonne Guevara, Dr. Onaiza Katrina Monera, Dr. Caroline Enriquez, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Bayumbong, Nueva Vizcaya, Brihino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital ng lungsod ng San Jose del Monte, at lahat ng mga frontliners at mga kawani ng pamalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Anita Lopez, Eloisa Villamil, Eric Emaroy, Corazon Rodriguez, Bonifacio at Magdalena Asenias, Father Monique Cadiz, Jose Ingat, Timoteo Ruela, Capistrano Manlegro, Samantha Osea, Jojit Santiago, Marian Maravilla, Chero del Mundo, Quirino Cristobal, Corazon Donato, Adriano Santos, Lito Soriano, Enrico Villanueva, Benjamin Valerio, Rami Banaag, Reggie Garcia, Feni Victoriano, Lucy Dita Paming, Renel Nino Laguador, Minda Saison, Sam Ingal, Dr. Harold Ramil, Alvin David, Ricardo de la Obenia, Jocelyn Bermas, Jean Claudia Nebres, Danilo Francisco, Arthur Cruz, Neil Francis Navarro, Dave Mark Cruz, Michael at Marco de Leon, Carlin May Oquiza, Dr. Benjamin Miranda Jr., Ruben Aguirre, Angel Guno, Presentacion de Guzman, Minda Vista, Teresa Yutuk, Daniel Babaran, Maria Victoria de Rosario, Artemio Melgar, Dr. Juanito Rodolfo, Danica Quijano, Marwin Santiago, Laura Angeles, para sa karawan ni Tita Chukas, Janice Briones, Clyde Dimapidis, Vanessa de los Santos, Amalia Almendras, Eddie Senogat, Alicia Lungay, Gina Galanida,
Melody Cruz ni Canario, Maribel Acebron, Rachel Alcantara, Ami Cabigao, Bernie Rivera, Christian Robles, Myla de la Cruz, Elizabeth Matuba, Richard Manalad, Simon Arnold Asuncion II, Angelica Chua, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Ricardo Celedonia Bibiana Hill Sila, Isabella Leticia Evelyn Alfredo Eric Nicolas Nelson, Frederick Raquel Dean Puloy, Maura Roman Andres Epifania, Rufo Celia Marisa Flor Protasio, Susana Tanasia Nestor Maretricita, Ima Concepcion Jaime Chidora Jose, Maricel Brian Angelo Enriqueta Alejandro Maximina Domingo, Sofia Roy Justin Lucila Felisa Pedro Felino Romeo, Maria Ricardo Jose Romel Daisy Jocelyn Rosa Domingo, Jose Pipito, Magdalena, Felicidad Agustin Marlene Mark, Maria Mercedes Antonia, Antonin Malu Nemesio Cesar Minerva Dennis Alberto, Belenchito, Margiwil Purificacion, Melgar Marina Evangelina, Roberto Dominador Carlito Nunil, Ricardo Noel, Randall Janena, at hindi ang lahat ng mga mayapang mga lektor ng Diocese ng Malolos, at hindi ng lahat ng mga doktor at frontliners at mga naging biktima ng salot ng COVID-19. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang tayong maging marapat gumanap sa ating banal na pagdiriwang, aminin muna natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa Diyos sa kaitasan. Sa mga taong kinaluludan niya, pinupuri ka namin, inarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubuni ka namin, pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakilang angking kapurihan, Panginoong Diyos, Hari na.
ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Ang inyong Jesucristo, bugtong alam, Panginoong Diyos ko dero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nadalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang katastasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming mga pangyarihan, lingit sa aming paningin ang mga inihanda mo para sa mga nagmamahal sa iyo. Padaliin mo sa amin ang agos ng iyong pag-ibig upang sa pagmamahal namin sa iyo ng higit, makamta namin ang iyong mga pangakong di malirip na hindi pa sumasagi sa isip namin o panaginip. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, ipinahayag ng Panginoon ang kanyang pagkilala, hindi lamang sa mga kabilang sa kanyang bayang hinirang, kundi sa mga dayuhang buong pusong naglilingkod sa kanya. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, ang pagliligtas ko'y di na magluluwag, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga dating dayuhan na ngayon'y kabilang sa kanyang bayan, buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Siyon, sa aking banal na bundok, ipadaram ako sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog at ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan, kami, Panginooy, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa ami iyong pinagpala. Naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Sa ikalawang pagbasa,
ipinapangaral ni Apostol San Pedro ang pagkahabag ng Diyos sa mga Hentil na maihalintulad sa pagbibigay buhay sa patay. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito naman ang sasabihin ko sa inyo, mga Hentil. Yamang ako'y apostol ninyo, pinangangatawanan ko ang aking ministeryo upang mangimbulo ang mga kababayan ko at sa gayo'y maligtas ang ilan sa kanila. Kung naging daan ang pakikipagkasundo ng sanlibutan sa Diyos, ang pagkakatakwil sa kanila, ang muling pagtanggap sa kanila'y para na rin pagbibigay buhay sa patay. Ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawa. Dati, masuwayin kayo sa Diyos, ngunit ngayon kinahahabagan sa panahon ng pagsuway ng mga Hudyo. Gayon din naman, sila'y naging masuwayin, ngayon kayo'y kinahahabagan upang sila'y kahabagan din. Sapagkat hinayaan ng Diyos na maalipin ang kanilang kasalanan ang lahat ng tao upang maipadama sa kanila ang kanyang haba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanyang isang kanineyang naninirahan doon at malakas na sinabi, "Panginoon, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Ang anak mong babae inaalihan ng demonyo at masyadong pinahihirapan." Ngunit gaputokmay di tumugon si Jesus. At lumapit ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, "Pagbigyan na nga po ninyo at nang umalis, siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa atin." Sumagot si Jesus, "Sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel lamang ako sinugo." Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, "Tulungan po ninyo ako, Panginoon." Sumagot si Jesus, "Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga tuta." "Tunay nga po, Panginoon," tugon ng babae. Ngunit ang mga tuta man ay nagsisikain ng mumong nalalagdag sa hapag ng kanilang Panginoon. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, "Napakalaki ng iyong pananalig, mangyayari ang hinihiling mo." At noon di gumaling ang kanyang anak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa ating pumabuting balita ay pinapayag sa atin ang ginawang pagdalo ng ating Panginoon sa isang malayong lupain na kung saan ay lumapit sa kanyang isang kanineya na nagmamakaawa, naniligluhod upang pagalingin ang kanyang anak na babae na noon ay inaalihan ng demonyo. Subalit mga kapatid, sa ating pumabuting balita, tatlong bagay yung dapat nating alalahanin sa ating pag-unawa sa paglapit ng kananeya na ito. Unang-una, mga kapatid, si Jesus ay isang lalaki nung siya ay nagkatawang tao. Kaya nga po doon sa mga Hudyo, napakahalaga para sa kanila ang pagiging lalaki, lalo tigit ang pagiging panganay na anak na lalaki. Kaya nga po kapag ka po mayroong usapan ukol sa politika o kaya naman ay mayroong mga usapan ukol sa lipunan, ang nag-uusap-usap lamang ay ang mga lalaki. Sapagat ang mga babae noon, ang turing sa kanila ay mga second-class citizens lamang sa mata ng mga Hudyo. Kaya nga po male-dominated yung kanilang kultura. Kaya nga po nakapagtataka na yung babae na ito naglakas loob na lumapit sa ating Panginoon.
hindi niya pinaraan ang kanyang pakiusap sa ibang mga alagad na lalaki o kaya naman ay sa ibang mga kalalakihan na naroon sa kanilang lugar. Lakas loob, siya mismo ang lumapit sa ating Panginoon. Ikalawa, mga kapatid, ang babae na ito ay isang hentil o isang pagano. Kaya nga po ang sabi ng ating Panginoon, sa mga anak ng Israel lamang ako sinugo. Hindi sapagkat ayaw ng Panginoon na tulungan ang ibang mga tao bukod sa mga Hudyo. Kundi una, sinugo ang ating Panginoon sa mga Hudyo at matapos ay sa mga hentil. At ito'y nagpapahayag lamang sa atin na ang ating Panginoon ay hindi lamang tumutulong sa mga Hudyo, kundi siya man ay tumutulong din maging sa lahat ng mga tao. Sapagat ang ating Panginoon ay nag-alay ng kanyang buhay, hindi para sa mga Hudyo lamang, kundi ang ating Panginoon ay nag-alay ng kanyang sariling buhay para sa lahat ng mga tao, sa lahat ng mga ipinagkatiwala sa kanya ng kanyang Ama. Kaya nga po mga kapatid, nang lumapit ang babae na ito, siya isang Kananeya, siya mula sa Tiro at Sidon, malayong lugar, lugar ng mga pagano, subalit siya man ay nakalapit sa ating Panginoon. At ang ikatlo na dapat nating tandaan, ang babae na ito, medyo sa unang tingin, dinidiscourage ng ating Panginoon. Sapagat sa kanyang paglapit sa ating Panginoon, kinulit ng babae na ito ang ating Panginoon na siya ay tulungan. At ano ang sabi ng babae na ito? Tulungan po ninyo ako, Panginoon. Kaya nga po sa una, dinidiscourage siya ng ating Panginoon sa unang tingin. At ano ang sabi ng Panginoon sa kanya? Hindi dapat ibigay at kunin ang pagkain ng mga anak at ihagis sa mga tuta. Subalit sumagot ang babae na ito, tunay nga po, Panginoon, ngunit ang tuta man ay nagsisikay ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. Hindi bali lang maliitin ang kanyang pagkatao, hindi bali na na siya ay matawag na isang tuta, hindi bali na na siya ay hamaki ng iba, basta't ang importante sa kanya ay ang kanyang hinihiling para sa kanyang anak na babae. Kaya nga po kinalimutan ng babae na ito ang kanyang sarili, alang-alang para sa kanyang anak. Kaya nga po mga kapatid, nasabi ng ating Panginoon, napakalaki ng iyong pananalig. Sapagat ang tuntunin ng ating Panginoon, ang talagang layunin ng ating Panginoon, hindi maliitin ang babae na ito sa kanyang paniniklohod sa ating Panginoon. Kaya niya sinabi, ang makaunang kanyang sinabi sa babae na ito ay upang ipakita ng babae na ito, ipamalas ng babae na ito ang laki ng kanyang pananampalataya sa mga taong nasa kanyang paligid. Kaya nga po sinabi ng ating Panginoon, napakalaki ng iyong pananalig, mangyayaring inihiling mo at noon din ay gumaling ang anak na babae ng babae na ito. Kaya nga po mga kapatid, ito rin ay nagpapaalala sa atin na kapag tayo ay lumalapit sa ating Panginoon, dinidinig ng Diyos ang ating mga panalangin, anuman ang lahi natin, saan man tayo nanggaling, saan man tayo kabilang. Sapagat ang ating Panginoon ay dumidinig ng panalangin, hindi lamang ng iisang lugar o ng iisang uri ng mga tao, ng ilang grupo ng mga tao, kundi ang Diyos ay palagi nakikinig sa panalangin ng bawat isa sa atin. Kaya nga po maging Pilipino ka man, maging foreigner ka man, iba man ang lahi mo, iba man ang nasyon mo, pero kapag tayo nanalangin sa ating Panginoon, ang tinitignan ng Panginoon, hindi yung kulay ng ating mga balat, hindi kung saan tayo nakatira, hindi kung saan tayo kabilang lamang, hindi kung ano ang apelido natin, kundi ang tinitignan ng ating Panginoon ay kagaya ng kanyang nakita sa babae na ito, ang laki ng pananalig. Kaya nga po ang sabi sa atin, kung tayo magdarasa lamang din sa ating Panginoon, laki pa natin ito ng ating pananalig. Nang sa gayon, ang Diyos ay magdalang habag sa atin at kagaya ng ginawa sa babae na ito, pagbigyan tayo sa ating kahilingan. Kaya nga po mga kapatid, kumisan may mga panalangin tayo, tila baga ang tagal-tagal na sinasagot ng ating Panginoon. Kaya nga po wala itong pinagkaiba sa ating mabuting balita. Kumisan, hindi sapagat ayaw tayong pakinggan ng ating Panginoon, kundi may mga pagkakataon, ninanais ng ating Panginoon, ipamalas natin ang ating pananalig. Hindi ganyong kaliit lamang ang kaya nating ipakita, meron pa tayong ibubuga, meron pa tayong ipapakita na mas malaking pananalig. At ito ang tinutulungan tayo ng ating Panginoon na ipamalas natin sa pamagitan ng kanyang pag-agapay sa atin
na tayo mismo ay lumapit sa ating Panginoon nang makamta natin ang ating kahilingan. Kaya nga po mga kapatid, ang panawagan sa atin, huwag tayong manghinawa na lumapit sa ating Panginoon. Kung papaanong ang babae na ito, hindi siya tumigil sa kanyang pagiling sa ating Panginoon at pinibigyan ang kanyang kahilingan, ganun din ang nararapat na gawin ng bawat isa sa atin. Kapag tayo nagdarasal, maging persistent ang ating pananalangin. Maging persistent tayo sa ating Panginoon, sapagat sa ating Panginoon, hindi niya pinahihindian ang taong may malaking pananampalataya at matiyaga na lumalapit sa Kanya. Kaya nga po mga kapatid, bilang pagtugon natin sa aral ng ating mabuting balita sa bawat sandali ng ating buhay, sa ating pananalangin, patuloy tayo na manalig sa Diyos at ipakita natin ang laki ng pananampalataya na ito, lalo tigit sa ating pananalangin. Nang sa gayon, tayong lahat ay pagbigyan ng ating Panginoon sa ating mga kahilingan kung ito'y nararapat na ipagkaloob sa bawat isa sa atin. Magsitayo pong lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa ng lahat ng nakikita at inakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa, kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanaog mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo kay Mariyang Birhen at naging tao. Pinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw ayon sa banal na kasulatan, umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ko sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinarangalan kaysa ng Ama at ng Anak, nagsalita sa pamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ko sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang binyag, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay kong muling pagkabuhay ng nangamatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, dumalangin tayo sa Amang Mawain upang mangyari ang ating hinihiling at ating isamo sa ating Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang kanilang ihatid ang biyaya ng pagpapagaling sa mga may karamdaman at nahihirapan lalo na ngayong may COVID-19, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Para sa mga naglilingkod sa pagamutan, upang alagaan nilang may tugon at pagmamahal ang mga may karamdaman, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Para sa mga may sakit na COVID-19, upang maibsan ang kanilang hirap at kulungkutan ng ating malasakit at pagdamay, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Para sa ating natitipon, upang ang kagalingang dulot ng pagtanggap kay Kristo sa ating pagkatao ay magbunga rin ng kagalingan sa ating mga sugatang ugnayan, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Para sa ating mga kapatid na yumaong, upang makamit nila ang kagalakan na nakalaan sa kawa ng Diyos, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin ang aming kahilingan. Amang mapagmahal, dinggin ang aming panalangin, itulot mo na aming hanapin ang mga kapatid naming naligaw ng landas nang maibalik sa iyong piling sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen. Aming alay sa iyo,
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming Nimikka, tanggapin mo ang mga alay upang maganap ang pagpapalitan ng iyong kaloob at ng aming handog sa aming paghahain na iyon na rin ibinigay para kami maging marapat na iyong paunlakan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw Lumikha ng lahat. Ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayundi ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayon pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 ang inoong Diyos na pangahupo, na pupuno ang langit at ang lupa ng talakilaan mo. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Pinagpalang na paririko sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Hosanna, 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 sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak na buhay bilang Mesiyas at magpabalik sa wakas para Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalus-salus sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang lagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay,
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at paturihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami yadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at inayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Oh.
Mga kapatid, ito si Kristo ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Makapangyarihan at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan ng tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Nagsusumamo kami na iyong hinto na ang paglaganap ng virus at ipag-adya kami sa lahat ng mga takot. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Pedro Apostol, ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa banal na pakikinabang si Kristo'y aming pinagsaluhan, hiniling namin kami maging katulad niya sa langit, pangundangan sa kanyang pagiging aming kaparis. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng buwan at mga bituin.
magbigay ng liwanag sa pagsapit ng dilim.